Shoutout kila Franklin Alcaraz, Arnel De Leon, Christina Escanilla, Christian Alamer, Allen Yabut, Anson Tan, Arnel De Leon, Jendrick Sperando, Archibald Makirang, Kay Olayan, Ginebra San Miguel, Fafa Sonjay, at kay Arman 35. Comment na mga ka-O Sports para kayo naman ang ma-shoutout ko sa next video ko. What's up mga ka-O Sports? Panibagong video na naman ang mapapanood ninyo ngayon. Kung bago lang kayo sa channel na to, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga videos ko. Ang pag-uusapan natin ngayon ay si Christian Stan Hardinger. Inaasikaso na nga ng Magnolia para matrade kung sakali sa kanila. Sino naman na magiging kapalitan niya mga ka-O Sports? At ang dalawang bagong player ng SMB na si Jello Alulino at Wendell Comboy, mababangko nga lang ba sa SMB? Huwag na natin patagalin pa mga ka-O Sports, pag-usapan na natin yan! Simula nga nung napunta sa Northport Batang Pier si Christian Stan Hardinger ay sunod-sunod na nga ang offer sa kanya ng ibang mga team para nga makuha siya. Doon kasi sa Northport nung pagpunta niya ay napakita niya talaga ng gusto ang talent niya. Nabibigyan kasi talaga siya ng playing time sa Northport unlike nung nasa SMB nga siya. Kasi alam naman natin ang mga kasabayan niya nga dati sa SMB ay si Abay Junmar Fajardo at Arwin Santos. Tapos isama mo pa yung import. Pag may import pa naman, kadalasan 40 minutes per game ang mga laruan niyan. E si Abay mga ka-O Sports, alam naman natin siya ang primary center ng SMB. Kaya limited na lang talaga magiging oras niya doon. Pero nung napunta na siya sa Northport, ay nag-a-average na nga siya ng 40 minutes per game. Para na nga siyang import nung unang conference niya sa Northport Batang Pier. Sinabihan nga siya ng coach ng Northport na si Pido Jarencio na kung sa SMB ay hindi siya masyado nagagamit, ibahin niya sa Northport. Mag-a-average nga daw siya dito ng 35 minutes per game. Pero nung pagdating nga nila sa playoffs mga ka-O Sports, ay halos hindi na nga nakakapagpahinga si CS. Dahil kulang na kulang kasi talaga sila ng big man at siya lang talaga ang aasahan maging katulong ng import nila. Dahil na-injured nga ang rookie star player nila na si Robert Bolick, Kayod Marino na nga ang ginagawa ni CS simula nun. Tapos yung mga bagong kuha nila na si Kevin Ferrer at Saul Mercado ay na-injured nga din nung sa series nila laban sa Ginebra. Kaya no choice talaga si CS mga ka-O Sports, kundi maglaro sa isang game na ang pahinga nga lang ay pagka may timeout. Pero bakit nga ba gusto makuha ng Magnolia si Stan Hardinger? Para sa akin mga ka-O Sports ay kailangan nga nila ngayon ng isang magiging center ng team nila dahil nalalapit na nga ang pagretiro ni Mark Pingris. Kung tutusin, si Pingris ay hindi talaga center, forward talaga ang laro niya pero no choice siya kundi laruin ang position na center. Idagdag pa natin si Rafi Ravis, siya nga ay tumatanda na rin. 42 years old na nga si Ravis mga ka-O Sports, ilang taon na lang din ang itatagal niyan sa team panigurado. Kaya dapat maghanda na din ang Magnolia para magkaroon na sila ng isang center. Dahil yun talaga ang nakikitaan kong kulang ng Magnolia ngayon, yung magkaroon ng isang center sa loob ng court. Kasi kung sakaling matuloy yun mga ka-O Sports, ay makakasama niya ang bagong kuha nila na mataas ang energy. Tinatawag nga siyang Sakuragi 2.0 ng Magnolia dahil sa sipag at hustle player niya. Ito nga ay si Jackson Corpus na nanggaling sa Colombian Jeep. Pag yan nagsabay sa Magnolia mga ka-O Sports, panigurado pati Twin Tower ng Ginebra ay mahihirapan sa kanila. Dahil sa magandang footwork na pinapakita nila pag may laban ang mga team nila. Pero panigurado, kung sakaling mapunta nga si CS sa Magnolia, ay magiging malaking issue na naman ito sa PBA. Dahil si CS nga din ang dahilan kung bakit natanggal ang dating commissioner na si Chito Narvasa. Naging unfair nga daw masyado ang trade na yon nung napunta siya sa SMB. Kaya dapat kung maititrade ang Magnolia, dapat maging fair kahit papaano ang ipapalit nila, hindi yung mga bench player lang, para may thrill pa din talaga ang PBA. Mapunta naman tayo kila Wendell Comboy at Jello Alulino na bagong kuha ng SMB. Si Comboy nga ay dating player ng FEU Tamaraw
Siya nga ay kasabayan ng rookie ng Hinebra na si Arvin Tolentino. Napansin ko nga sa rookie na to, masipag mag-drive at may tira din sa tres. Kaya lang mga ka-o-sports, sa height niya na 6'1", ay masyado nang ang common ngayon sa liga. Tapos ang playing style pa nga niya ay ang shooting guard. Alam naman natin mga ka-o-sports, sobrang loaded na ng SMB pagdating sa guard. Andyan pa nga si Chris Ross, Alex Cabagnot, tapos ang six-man nga nila na si Terrence Romeo. Idagdag pa nga natin sa forward position na si Von Pesumal, na maganda nga ang pinapakita kada papasok siya sa game. Si Jello Alulino naman ay ganun din ang laro, shooting guard, at mahilig nga siya dumrive at ang paborito niya ngang gawin ay ang floater. Mataas ang percentage niya kahit papaano mga ka-o-sports. At may tira nga din ito sa tres. Pero dapat talaga maging consistent sila kada ipapasok sila para magkaroon sila kahit papaano ng playing time sa SMB. Huwag nga sana sila magaya sa ibang mga hindi na nakapirma ulit ng contract kasi naging bench player na lang talaga sila hanggang sa mag-retire na sila. Kung agree kayo sa mga sinabi ko mga ka-o-sports, comment lang kayo sa baba. Paano mga ka-o-sports? Hanggang sa susunod na lang ulit ng mga video ko. Peace out!